Sir, Cadet Villabella requests permission to see you, sir. Send him in. Sir, Cadet Villabella requesting permission to talk as father and son, sir. Permission granted. Come in. At ease. What is it? I want to resign, Dad. May I know what's your problem? Ako walang problema. Kayo at ang academy meron. Wala na ako interes. Ayoko na magpatuloy. Walang kadeting na wala ng interes, na walang dahilan. Gusto kong madinig. Disappointed ako. Sa system, sa inyo, sa lahat. Isa-isa. Bakit sa system? Ang double standard. May PMA na, may cadet standard pa. Malimit, magkasalungat, nakakalito, hindi mo malaman kung alin susundin. Magsumbong ka ng pag-aabuso, you're a squealer, a crybaby. Tago mo sa dibdib mo, para ka nagpabaya sa isang bagay na mali. It's as good as being dishonest to yourself and breaking the honor system. And so the whole setup is confusing you, huh? Well, listen, young man. Wala sa system ang mali. Nasa iyo. Pumasok ka dito sa academy para hubugin sa kilos, ugali at isip militar. Pero naghahanap ka ng mga kalayaan ng isang civilian. What do you think of the PMA? A picnic ground? A disco joint? Pero Dad... Shut up and listen. Sa loob ng 20 taong kayo'y nagsilaki, kayo'y nagsitandang mga spoiled brats. Sa bawat batas ng inyong mga magulang, wala kayong panlaban kung hindi emotional blackmail. Pagbawala mo ng ganito, hindi kakain. Higpitan mo ng ganon, hindi papasok. Pagbigyan mong dumalo sa parte ng alas 11, uuwi ng umaga. Higpitan mo, parusahan mo, tatanungin ka, bakit? 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 Pag ikaw ay nagtapos na dito, naging opisyal, napadala sa labanan, pwede bang bawat bawal ay itatanong mo kung bakit? Bawat utos, tatanungin mo kung bakit? Bawat batas, hihingan mo ng paliwanag kung bakit? In the army, you are taught to obey without question. Because here, time is of the essence. 1 minute delay. Dahil nagduda ka kung mali o tama ang ipinagagawa sa'yo, and you can lose a battle. Maybe even lose the war. Kailan pa kayo tuturo ang sumunod sa mga utos nang wala ng tanong-tanong? Kapag kayo'y nasa labanan na, ang bawat isang utos, bago dumating sa'yo, ay binuuna muna ng mga higit na nakatataas, mga eksperto sa digma. Kung ito'y mali, hindi na problema ng mga tumupad. Ang pananagutan nandoon sa court-martial. At ngayon, gusto mong baguhin ang system dahil nahihirapan ka. Paano mo haharapin ang hirap sa gubat? Sa gera? Ha? Now, so much for the system. Wait a minute, Dad. Dahil ba sa pinaliwanag niyo, ilulunukin ko na? Binigyan niyo nga ako ng permiso para kausapin kayo bilang anak. Pero ang paraan niyo, superior pa rin, hindi ama. Bakit? May malabo pa ba sa aking paliwanag? Maliwanag nga, Dad. Okay. Tama lang naturoan niyo kami ng disiplina. Pero dapat ba kami sumunod dahil kami takot? Hindi ba dapat kami sumunod dahil kami kumbinsido? I agree with your goal. Pero ang paraan, wow, masyado ng luma, Dad. Mula pa yata na itinayo itong academy, ganito na dito eh. 1979 na. Maybe some changes are in order. Eh, sa simbahan nga noon eh, kasalanan na ang birth control. Mortal sin. Eh, ngayon sinisermon pa. Only dogmas change in religion, but not the basic things. Iisa ang Diyos, 10 utos, masama ang pumatay, magnakit makiapin. The same is true with the army. Armas lamang ang nagbabago, but not the strategies, not the order of command. Ngayon, kung wala ka nang gustong maliwanagan tungkol sa system, ano naman itong sinasabi mong reklamo tungkol sa iyong ama? Pinaghihintay mo ako. Ikaw ang nagbukas ng usapang ito. Pumasok ako dito para malapit sa inyo. Mula pa nung malate kami. Parati kayong wala. Nasa misyon.
ang mga kalaro ko. Pag napapaway, may mga dating nagtatanggol. Pagka weekends, nag-outing sila. Nag-excursion, kasama ka nalang mga daddy. Eh kami, parkada na lang. Hanggang sa natuto kong mitid si Marisa, natutulog sa bahay ng kaklase niya. Si Togi, ewan ko, ayaw ko na isipin. Go on. Hanggang nga sinasabi ko, papasok ko dito sa academy para malapit sa inyo. Para mapansin nyo, pero wala rin. Mas maiging ngayon nasa Maynila ako eh. At least may dahilan, malayo kayo. Eh dito, malapit nga tayo pero wala rin. Minsan nyo pa ako mapansin. Ang comment nyo pa, shabby. Pinagbibintangan mo ba akong pabayang ama? Dahil habang nakaharap ako sa panganib ng labanan ay iniwan ko kayong ligtas sa loob ng ating tahanan? Bakit? Anong dapat na ginawa ko? Iniharap ko rin kayo sa panganib? Kanya ang inyong ina ang pinili kong pakasalan. Because I knew she was capable of being both a mother and a father to my children. Lumaki kayo na walang amang kakampi kapag kayo napapaaway. Walang dading kasama sa mga outing. May maswerte kayo. Bata pa kayo'y marunong na kayong tumayo sa inyong mga sariling paa. You never needed a crutch to lean on. Thanks. Maswerte rin ba kami na wala kami nadamang pagmamahal ng isang ama? Is that it, Dad? Permission granted to embrace your father. You're not the lesser man dahil napabayaan ka ng iyong ama. Mas matatag ka pa nga kaysa iba dyan na lumaking protektado ng kanilang mga magulang. Now, get out of here. Patunayan mo sa lahat na ang anak ng superintendent ay hindi basta susuko. And that's an order. Yes, Dad. I mean... Yes, sir! Dismissed. Thank you, sir. You're the best, Dad. I said you're dismissed.